Hey guys, what's up? Welcome back. Spads here again in another video. Syempre, today we're gonna do the ride, camp, and dive. Syempre, in San Joaquin again. Pero ibang area na naman. So, yan yung setup namin. Syempre, bagong bag. Bagong fin bag. Just to give you a preview on where we're gonna go. Check this out. Okay, so yung details na pupunta natin is actually Culiatan Marine Sanctuary, which we haven't been through yet. We're gonna check it out kung may laman ba yung Marine Sanctuary nila. Sa-scout namin yung area if pwede tayong mag-camp doon. If not, syempre may backup plan tayo. Doon tayo magka-camp sa Bugnayan Marine Sanctuary. If you haven't seen Bugnayan yet, I have videos on Bugnayan detailing the underwater scenery and at the same time drone shot. So check that out. I'm gonna link in the description. So ayan, yan yung plano natin. It's around 2:30 right now. We're gonna travel for around 2 hours papuntang San Joaquin. Then after that, we're gonna settle in, camp, and then the next day, punta tayo ng Culiatan, Marine Sanctuary. Okay? So if you're into that, camping, riding, diving, and climbing, make sure that you subscribe to the channel and follow my social media accounts. And syempre, dito tayo sa ano, partner ko, bahay na partner ko, bahay ni Van, Duo Ride. Okay? Let's go! We're back at Bugnayan. At sapato. Ayun yung pato. Pakikita nyo, ang ganda. Super calm yung tubig. Very ideal for diving. Problema lang, it's around 6 na. Medyo maliwanag pa naman dito sa taas. Pero sa ilalim, kapag mag-dive ka ngayon, medyo nadilim na. Kailangan mo ng flashlight. And it's very ideal for night diving. And syempre, hindi pa ako naka-experience nun. Hopefully, makabili kami ng underwater flashlight. Yeah. So, chill muna kami dito. Hindi, may pitch kami ng tent dun sa taas, dyan sa likod ko. Let's go. Kumusta ang ano pre? Kanya pon? Busog. Dapok yun. Yan yung ulam namin. Biniling lechon, manok, at saka... Liempo. Na-miss namin. Woo! Medyo umuulan. Yan. Pero hindi naman gano'n kano. Parang shower-shower lang. Siyempre right now, dito kami sa may ano, kubo. Pero yung tents namin nandun sa ano, sa labasan, sa may view. Siyempre dito muna tambay, after dinner, maglilipit. Tapos later, kung antok na, doon na kami sa may tent. Ulan. Hopefully tomorrow, titigil. Maaga pang tumigil yung ulan. Yun. Para at least makadive kami or maka, you know, coffee early, mga 4:30, para 5, dive na kami. Then after that, lipat kami sa Culiatan. Siguro mga 2 hours na dive, okay na. Okay! So, tambay muna. Let's go. Hi guys, what's up? Good morning. Medyo ang hirap matulog kagabi kasi sobrang maginaw. At the same time, walang hangin. Pero pinapawisan ka at the same time, ginigiwan ka. Ayan, so tapos ako may mag-coffee. Siyempre.
Ayan, nakabihis na for diving. And syempre, yun si Ivan. Naghihintay sa akin. We're gonna early dive. Siguro mag-drift lang kami. Current, papunta dun sa kabila. Okay? And then, akit na. We're gonna have breakfast. And then after that, punta na kami na Kalyatan Manin Sanctuary. Let's go! This breakfast and Kalyatan. Oh, wala kami sa isang place na i-explore na. Alright! Actually, maraming ano, school of fish. Iba't iba. Sa kabilang side. So, check na lang namin doon sa kabila. Let's go. Okay guys, so ito yung pool. Siyempre tambay, so may pato. At the same time, ayun yung, ano, yung beach. Ayan. And siyempre, if you look down na naman ulit, ha?
Frieza Ornos here, Earthing PH, founders of Earthing PH, an Iloilo based environmental group. So what we are doing here right now sa Bugnayan Point Marine Sanctuary is fish identification and coral identification. It's one of our advocates to actually teach local kids, especially in coastal area, to help them boost the tourism of this marine protected area. And we're doing fish identification to train future tour guides in San Joaquin, especially here in La Viga. So right now with our project, we are only focusing sa Bugnayan Point, which is in between Barangay Ikadlum and Barangay La Viga. So these kids are actually coming from these two barangays, and it's part of our training. Only just a few parts on training naman ang fish ID, and later on we're gonna do some snorkeling para maka-ID sila sa fish kag corals. Hopefully there will be corals and fishes na nabilin after Odette na grabe gid ang devastation nga natabo sa marine sanctuary. For those who are visiting Bugnayan in the future, we are encourage the tourists to respect the reef, make sure na hindi kang tapakan ng mga corals. Okay, these corals will take around thousands of years to develop, so take care of the corals because this is a marine sanctuary first and foremost. Namin mag-dive. Ilang beses na kaming bumabalik dito sa Bugnayan. Still na-amaze kami. Every time na bumabalik kami dito, bumadami yung isda. Nagre-recover yung area actually. Nakikita na kami mga corals. Yes, so very good. And this time, may kasama kaming mga overnighters din. Yung Earthing. Earth.ph. So right now, syempre nag-coffee lang kami just to rejuvenate. Then, kakain kami dun sa, sa barangay. And then, proceed na kami sa Kulyatan, which is our main destination for this video. Ayan. So, papalit pa natin ng drone kung ano yung area, and then we're gonna take footage of underwater scenery kung ano yung laman ng Kulyatan. Ang daming maraming sanctuary dito sa San Joaquin. Isay-isay natin yun, kukompare natin kung ano yung naman. And we will, by the end of the year, hopefully, we can create a list, yung top places dito na pwede nyo puntahan with free diving and snorkeling, syempre. Syempre, including din if you are a scuba diver. Okay? So, ayan. We're gonna coffee and then kita-kita tayo doon sa Kulyatan. Okay, guys. So, ayan. Kain muna kami dito sa Karindria. Main town or main barangay ng La Vigan. So dito from here konting kembot na lang, doon na kami sa may Kulyatan. So, kain muna kami para may energy kami mag-drive. Excited na kami. Let's go. Para sa mga gamit, drone, and everything. So, hindi namin alam kung saan ako. Pero, check mo natin yung area. Okay. Sige. Alright. Okay lang, Carl? Wala. Wala. So, din ka? Dire? Ang buto din yung plasa. Check tayo. Hi. Di nang kami entry, Dire? Alright, thank you. Di naman pwede mo tingnan ng box. Dito, sir, sa may kung saan mo. Okay, thank you. So, ano yung area? Ito?
cottages din. What's up? Ito lang talay na. Dito sa bay eh. So meron din mga tables maliban sa mga cottages. Ayan. Yung bamboo bridge. First dive, Culiatan, Marine Sanctuary. Let's go. May mga traces of corals pa rin. Yep. Na sa area, merong tatlong malalaking bato na nandun yung mga isda. Same din yung isda na nakikita namin sa Bugnayan. Yep. Usual naman mga malalaking isda, but unlike Bugnayan, okay pa rin yung ginawa sa araw. So very good siya for snorkeling kasi dun pa lang sa entrance, malapit sa may mga cottages, dami ng mga isda. So mga kids, mga beginners, pwede sila doon mag-snorkel. Pero dito na, kasi may malaking bato na dito sa ano, in the deep side ng sanctuary. At you know, free divers like us who knows already the technique, pwede kayong mag-dive doon. Ang ganda. The problem right now is medyo malabo yung visibility. Siguro mga 2 meters lang or 1 meter lang yung visibility. So ayan. Pero if you are, if clear na yung area na to, siguro mga around February, March, April, yung area na to, kapag maganda talaga yung visibility, makikita yung tagarang yung rocks and the wall of the rocks iikutin mo. Siyempre makikita nyo sa drone shots, papakita namin yung drone shots, makikita nyo yung areas kung saan kami nag-dive. Medyo kung sa bundok, slopey siya. Oo. Pero gradual lang. Gradual. Unlike sa Bugnayan, Drop ka agad. Yeah. So, okay dito. Actually, chill dito. Very good for beginners. Kasi gradual long yung slope niya. So, ayan. At parang meron siyang cove na protected kayo from the current. Kasi far off na sa shore, may malakas na na current. So, bumalik kami ni Ivan dito. Ayan. Kasi lumampas na kami sa buhay. Unang buhay.
So medyo papunta doon sa ano, sa kung saan meron mga boy na nasa labas. Wala ka na makikita. Yep. So yun doon lang yung bale palatandaan nila na nandun yung hanggang dyan yung part ng sanctuary, which is 2 hectares yung area na to. So yun. So merong isang boy na mark na dyan yung mga bato. Yep. Na pwede yung ipotipot tayo. So we're gonna give you the details sa sure na lang kasi nagpa-fog na yung lens ng GoPro ko. Di ko alam bakit nagpa-fog to. So, tambay kami, mag-explore ko then balik tayo doon. Let's go! Okay guys, so ayan, tapos na kami mag-dive and we are at the end of the video where we are gonna give you our review of the place. So yung mga criteria natin, syempre, 1, accessibility. Mm-hmm. Number 2, kung ano yung place, kung ano yung bagay, kung sino dapat ang pupunta dito. Ayan, kung bagay ba siya sa mga beginners or advanced, okay? And then number 3, we're gonna give it our own rating, 5 stars for very good. 3 stars for, you know, okay, and then 1 star for very low. Okay, so, first off, ano ba siya? Accessible ba yung lugar from the main road? Actually, sobrang accessible. So, from Lawigan town, sobrang lapit lang niya. And then, actually, yung Kulyatan Marine Sanctuary is along the road lang siya. So, may baba lang ng konti, and then beachfront na kagad. So, yes, parang may konting babaan lang. Yun lang. So, yes, cliff side siya. Cliff, actually, mahirap siya kasi very near siya sa road and then yung road medyo nasa turn siya. Mm-hmm. So, it's easily to miss. Tapos, may maliit lang yung ano yung sign. Na, so, if you're not familiar with the place, mamimiss mo siya. Pero, if you're using GPS or Google Map, it can pinpoint well-known siya na lugar. So, may pin siya na sa kanya. So, very easy to locate if you're using Google Map. So, you have 3 options. Either you can take the bus, okay, jeep, pwede rin. And then, habal-habal or single motor. And, kung meron, may mga tricycle din. Okay, so, yung drop-off point mo is, ano yung Cholas? Cholas, yun. So, Cholas. Yeah. So, oh. Kasi merong dalawang daan eh. Merong paakyat sa bundok. And then, ito, yung area na to is pababa. Yes. Yung coastal na road. Coastal road. Sinasabi so, the other one is mountain road. Mountainous siya. Ganun-ganun. Zigzag. And then, the other one is coastal road. So, coastal road yung pipiliin mo or kung pupunta ka dito. Siguro from the main Cholas town,
mga around 30 minutes siguro. Yes. Pabunta dito. Mga yes. 15 kilometers away. Yeah. Yung parang ganun. So actually, very accessible siya. Commute that, no? Or private. Mm. Very good siya. Yung problema lang, syempre, yung parking spot sa taas. Oo. Merong space. Siguro, it can accommodate mga like around 5 vehicles, no? Mm-mm. Yung sa motor, merong maliit na space rin na vertical yung parking. And then, by the way, for those of you who are asking kung ano ang pwedeng masasakyan from Iloilo City. So, yun, yung sinabi ni Carl. Merong jeep, merong minibus, or kung meron kang private car. So, you can go directly dito. The sa area or the town or the barangay is Lawigan, San Joaquin. Okay? So, ayan. So, tapos na tayo dyan. Number two, yung lugar nung to, para sa ano ba? Kasi ano siya, di ba? Marine sanctuary siya. So, yung expectation, usually ng mga tao pag sinabing marine sanctuary, maraming isda. So, yun, babalik naman tayo sa Odette. Dati-dati, Culiacan is very famous kasi yung coral formation sa mga bato, tinatawag nila na bahura, sobrang dami. Kaya, yep, yun yung reason kung bakit maraming isda. But despite na nawala na yung mga coral sa bato, meron pa rin mga isda, malalaki. Mas yep, malaki pa sa palad ko. Actually, if you've seen our Bugnayan videos, the fishes are actually the same. Pero, syempre, this area, since it's famous, maraming pumupunta dito ng mga locals. And the very good thing about this area is that it's beginner friendly. If you are a beginner diver, beginner snorkel, yung area niya very very friendly para sa mga beginners. Kasi yung depth niya is slowly gradual sloping. Unlike sa Bugnayan, drop off talaga. So, medyo hesitant yung mga tao na pumunta na doon. That's why, yung mga isda doon, untouched, malalaki talaga. Uh-oh. Okay. Dito, syempre, meron din malaki. Just the same thing, pero hindi ganun kalaki sa Bugnayan. Uh-huh. And then, dito sa area na to, even though na far off na sa deep area, may mga platforms doon. There are platforms, rock platforms na pwede kang actually tumayo doon. Hanggang dito lang ito. Oh. And then you can actually see the fishes on your feet. Even dito lang sa ano, sa likod namin. Ayan, dyan. Meron parang double bridge sa likod. Mm-hmm. Actually, sa baba niyan, merong area na pwede kang umupo. Yeah. So, kanina umupo kami ni Carl doon. And then yung mga isda nandun lang sa harap namin. Kahit dito sa likod, pag swim mo kaagad, kahit hanggang even if we're just putting on our snorkels or fins, makita mo talaga yung mga isda, malalaki, andyan lang. Pero doon sa ang gandaan nandito kasi may mga platform siya na mga rocks na pwede kayong magtambay doon, doon kayo mag-practice. Yan. Yeah. So in this area, very beginner friendly, pwede ding intermediate and then pwede ding advanced. Syempre kung advanced ka, doon ka na medyo sa malayo, may mga buoy doon, orange buoys indicating the depth of the water. So ayan, so very friendly siya. Doon sa Bugnayan, compare natin sa Bugnayan, syempre yun yung napuntahan din natin, di pwede yung beginner doon. Kasi abrupt yung ano, and syempre sa Bugnayan, I mentioned na din, yung current doon, malapit lang. Dito, you can actually swim outside. O, medyo cove siya. Medyo protected ka sa current. If you're gonna go far off sa shore, syempre, andun yung current, dadalin kayo ng current. If you're a beginner, then it's very dangerous for you. Pero, syempre, dito sa Culiacan, malaki yung cove area, malaki yung protected area nyo. So, pwede kayong mag-swim dyan. Sa Bugnayan, syempre, maliit lang. Maliit lang. Oh, parang pero pool lang. Pero, kahit na yung sinasabi ni Carl, merong area na pwedeng mag-swim, na parang pool, mini pool. Yung problem doon, just like kanina, pag sobrang taas ng tubig, lampas tao pa rin. Lampas pa rin sa akin, I'm 5'7". So, and especially, kapag malakas yung hangin, amihan yung hangin kasi habagat, yung mga season abagat yan. Habagat season. Nag-wave doon parang ano, parang jacuzzi kasi minimix kayo sa loob. I don't know kung itsura niya. So dito, very safe kayo for the children, especially pwede niyo gandalin dito kasi safe siya. Medyo covey siya. And then hindi siya ganoon kalakas yung current dito. And by the way, para aware kayo, dito sa likod lang namin. Ayan, sa likod namin. Medyo mabato
pero hindi yung bato na very sharp. Very sharp. Yeah. So careful lang din para sa mga bata, and then ano, careful lang. Yeah. Uh-oh. Okay, so man, anong rate mo sa place na to? Well, for me, we've been to different places na, no? And nag-dive. For me, if yung pinakamataas or the best na maibibigay ko na number 5, para sa akin 3 siguro. Okay. Pero okay na yun. No. Okay na yun. Okay, sa akin, if we are gonna categorize it for beginners, syempre, 5 stars siya for beginners. Yeah. Yeah. Pero kung advanced ka, if you've been to other places and then you're here, syempre the same din yung bibigyan na 3 stars din kasi it's the normal, usual scenery na makikita mo. So, ayan. Pero, syempre, ang sasabihin namin, very good siya for family outing. Mm. Oh, by the way, Carl, meron silang mga cottages. Yeah. Kung gusto nyong pumunta dito, meron silang cottages for overnight stay. Mm-hmm. Meron ding, ito, kung saan kami nakaupo, tables, if day tour lang. Day tour lang. Oo, yun. Ito yung maganda dito kasi may mga, pwede kayong mag-rent ng cottage, matutulugan nyo, and then yung privacy na area. Talagang secure siya. Oo, talagang secure siya. Unlike sa Bugnayan na dalawa lang yung cottage. Dalawang cottages, and then pero, open pa lang for all. Pero, advisable, pero, very accommodating yung Bugnayan for tents. Yeah. Tent. So, dito then, hindi ka masyado makapag-tent kasi ano siya eh, rocky. Walang plane. Cliffside. Cliffside siya. And then dito na yung structures. Maganda dito yung ano, yung hammock style na camping. Yeah. Pag hammock siguro okay talaga kasi maraming puno. Siguro next time na babalik kami dito, mag-ask kami kay Sir Robert. Yeah. Sir Robert. Kung pwede kaming mag-hammock camping dito, syempre. Pwede. Survival na naman. Kami magluluto, coffee, hammock style, ganun. Usual thing na ginagawa namin. Okay, so ayan lang. I hope you learned something sa aming lakad na ito, and I hope you have another knowledge of another place that you can go to, you know, escape the city life. Mm-hmm. Retreat here, rejuvenize, relax, no stress, release your stress. Mm-hmm. Okay, nawawala yung sakit ng ulo, okay. And most importantly, budget friendly, yes, siya, exactly, the area. So ayan, you can we're gonna actually hindi na namin na ask kung magkano yung mga cottage, but I'm gonna put the full details of the pricing sa description ng video. Okay so ayan lang, hope na if you're new to the channel, please subscribe. Tumutulo yung ilong ko. Make sure that you follow our social media accounts, Biyayni Van, Spads, in Facebook. And as always, ride safe, travel more, and we will see you guys on the next episode, okay? Bye! We'll be right back.